Manalangin po tayo. Aming banal at mahabaging amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa paghuhugas ng aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng pagdanak ng mahalagang dugo ng Panginoon at sa paggawa sa amin bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagdidiktas sa amin na wala ang aming sariling pagsisikap at sa pagbibigay sa amin ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Sa oras pong ito, kami na mga naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat at nagpupuri sa napakalaking biyaya at pag-ibig ng Panginoon at nagtitipon upang mag-aral ng salita at makapag-fellowship sa harapan ng Panginoon. Naniniwala po kami na ang Panginoon ay nasa kalagitnaan namin sa oras na ito. Pakiusap, tingnan po ninyo ang bawat isa sa amin at ipahintulot po ninyo ang karapat-dapat na biyaya sa bawat isa at hawakan kami sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at sa kapayapaan ng Espiritu upang kami ay makapamuhay na hindi kahiyahiya bilang mga anak ng Diyos. Pakiusap, pagpalain po ninyo ang mga kapatid na hindi nakapunta sa oras na ito. Saan man sila naroroon? Pakiusap, pagalingin niyo po ang mga may sakit at hawakan ang mga may mahihinang puso. Sa pamamagitan ng salita, hawakan sila at makapangyarihang kamay ng Diyos upang walang sino man ang matisod. Ang mga iglesia sa aming bansa at lahat ng iglesia sa buong mundo ay pinananatili ang kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa maraming may hirap na sitwasyon. Pakiusap, hawakan niyo po sila sa pamamagitan ng biyaya, salita, at makapangyarihang kamay ng Panginoon. Tulungan niyo po kami na mapangasawaan ng maayos ang misyon ng pangangaral ng ebanghelyo na ipinagkatiwala sa amin ng Panginoon sa katapusan ng panahon. Ituro mo po sa amin ang banal na kalooban ng Panginoon at kung ano ang dapat naming gawin sa pamamagitan ng salita na gustong ipahayag ng Panginoon sa amin. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Marcos chapter 10, mula verse 46 hanggang 52. Marcos chapter 10, mula verse 46 hanggang 52. Marcos chapter 10, mula verse 46 hanggang 52. Babasahin ko po mula verse 46. At dumating sila sa Jericho. Habang nililisan niya ang Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at ng napakaraming tao, isang pulubing bulag, si Bartimeo na anak ni Timeo, ay nakaupo sa tabi ng daan. Verse 47. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazareth, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, "Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin." At sinaway siya ng marami na siya ay tumahimik, ngunit lalo siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." Tumingin si Jesus at sinabi, "Tawagin ninyo siya." Tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, "Matuwa ka, tumayo ka," tinatawag kanya. Pagkahagis sa kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo?" Sinabi ng lalaking bulag, "Rabboni, ibig kong muling makakita." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya ay sumunod sa kanya sa daan. May mahalagang oras at kapanahunan ng tao habang nabubuhay siya sa mundong ito. May panahon upang ang magsasaka ay magsabog ng binhi,
panahon upang maglagay ng abono o pataba, at panahon upang mag-ani. May panahon ang mangingisda upang maghagis ng lambat sa dagat. Ang estudyante ay may panahon upang mag-aral. Kung sasayangin niya ang oras, ay hindi siya makakapag-aral. Ang mga anak ay mayroong panahon upang magsilbi sa kanilang mga magulang. Wala nang silbi ang pag-iinayan kung patay na ang kanilang magulang. Ang mga taong nagpapatakbo ng kumpanya ay magtatagumpay kung sila ay mag-i-invest o mamumuhunan sa tamang panahon. Ang politiko rin ay kailangang gumawa ng mga gawain sa tamang panahon. Magiging maunlad ang bansa kung gagamitin niyang mabuti ang kanyang oras. Pero kung hindi, ang bansa ay pwedeng makaranas ng kahirapan. Maraming tao sa North Korea ang nakakaranas ng matinding gutom. Ngunit nagpapatuloy pa rin sila sa pagpapalipad ng mga missiles. Ang ating panig ay nagsasabi, "Pakiusap, tigilan na ninyo yan. Para saan nyo ba yan gagamitin? Alisin nyo na." Patuloy silang nagpapalipad ng mga missiles. "Kung susunod kayo ay matutulungan namin kayo na mapanatili ang kapayapaan. Matutulungan namin kayo bumunlad. Kung sasayangin nila ang pagkakataon, pwede silang bumagsak, mawasak." Pareho lang ito sa lahat ng bagay. May pagkakataon din sa ating buhay Kristiyano. Kaya sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, may mga pagkakataon din. Pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan. Ang mga naligtas ay pwedeng magtagumpay sa kanilang buhay Kristiyano kung sasamantalahin nila ang pagkakataon. Subalit, kung papalampasin nila ang pagkakataon, pwede silang mabigo. May pagkakataon na ibinibigay sa bawat isa. Ang mga hindi ligtas ay mayroong pagkakataon upang maligtas. Subalit kung sasayangin nila ang pagkakataon, mapapahamak sila at sila ay manghihinayang magpakailanman. May tao na hindi pinapalampas ang pagkakataon, kaya nga nagkakaroon siya ng kaligtasan. At mayroon namang tao na pinapalampas yung pagkakataon, kaya sila'y napapahamak. Kung titingnan natin ang salitang ating nabasa, merong tao dito na hindi pinalampas ang pagkakataon at nakatanggap siya ng kaligtasan. Merong isang pulubing bulag, si Bartimeo, na anak ni Timeo. Noong si Jesus ay pumunta sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad, ay may napakaraming tao. Si Bartimeo ay wala siyang magawang kahit na ano sapagkat siya ay bulag. Siguro ang kanyang amang si Timeo ay mahirap. Kaya't siya ay isang taong kaawa-awa na tumatanggap ng simpatya at awa mula sa mga taong dumaraan. Narinig ng Bartimeong ito na si Jesus ay dadaan. Maraming tao ang nagsasalita ng maingay. "Ano ang ingay na ito?" At kanilang sinabi, "Si Jesus na taga Nazareth ay dumaraan." Mukhang ang Bartimeong ito ay ipinanganak na bulag. Siya ay tao na namumuhay sa kadiliman, na kahit nakailan ay hindi pa nakakita ng liwanag. Siya ay kaawa-awang pulubing na naghihirap sa buhay. Wala siyang nalalamang kaligayahan sa mundo. Siya ay kagaya ng patay na tao
kahit na siya ay buhay. Ngunit isang liwanag ng pag-asa ang nagliwanag sa kanya. Narinig niya na si Jesus ay may kakayahang bumuhay ng mga patay. Linisin ang mga kitongen at buksan ang mata ng mga bulag. Kaya ba niyang buksan ang mga mata ng bulag? Kung gayon, paano kaya ako makakalapit sa kanya? Hindi niya kaya makalapit kay Jesus sapagkat siya ay bulag. Subalit, si Jesus ay dumaan sa tamang panahon. Kaya nga sa salitang ating binasa, nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazareth, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, "Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin." Ang taong ito ay sumigaw, "Anak ni David." Si David ay sumakop at naghari sa Israel. Si Jesus ang tagapagligtas na sasakop sa mundong ito bilang hari ng mga hari sa hinaharap. Siya ang Mesiyas na magliligtas muna sa kaluluwa ng mga tao bago niya sakupin ang mundong ito. Maaring narinig ni Bartimeo ang bagay na ito. Kaya kahit na ang narinig niya ay Jesus na taga Nazareth, ang sinabi niya nung sumigaw siya ay, "Anak ni David, anak ni David, mahabag ka sa akin." Maraming tao ang nagsabi sa kanya, "Tumahimik ka, bakit ang pulubing ito gumagawa ng ingay?" Maraming tao ang sumusunod kay Jesus habang siya ay dumaraan at nangangaral sa kanila. Sa katunayan, si Jesus ay patungo na sa Jerusalem upang mamatay sa krus nung oras na iyon. Ngunit nang ang pulubing bulag ay nagsisigaw, sinaway siya, "Napakaingay mo! Tumahimik ka!" Ngunit si Bartimeo ay lalong nagsisigaw. Sumigaw siya ng buong lakas. Bakit? Bakit siya sumigaw ng buong lakas? Dahil yon ay gininto ang pagkakataon para sa kanya. Kung palalampasin niya ang pagkakataong ito, siya ay pwedeng mamuhay ng miserable sa kadiliman hanggang sa katapusan. Kaya nga sumigaw siya ng kanyang buong lakas. Ngunit siya ay lalong nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." Narinig ni Jesus ang ingay ng kanyang pagsigaw at siya ay huminto, tumigil doon at sinabi, "Tawagin ninyo siya." Malalaman natin sa pamamagitan ng maraming salita sa Biblia na tumitingin si Jesus sa puso ng mga sumusunod sa kanya. Kung bakit sila sumusunod kay Jesus? Kasi sumusunod ang marami sa kanya? O upang makakita ng mga himala? O upang makinig ng salita? O dahil may gusto silang hingin kay Jesus? Alam ni Jesus kung ano ang nasa kanilang puso. Ang dahilan kung bakit pumarito si Jesus ay upang iligtas ang kaluluwa ng mga tao sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Paunang ipinakita ni Jesus ang kanyang gagawin, na kanyang ililigtas ang kaluluwa ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya para dito, muling binuhay ni Jesus ang patay, nilinis ang mga kitongen, binigyan ng paningin ng mga bulag, nagpalayas ng mga demonyo at nagpagaling ng mga may sakit. Nagpapakita si Jesus sa mga tao na humahanap sa kanya ng buong puso. Sa Lucas 19, may isang pinuno ng mga maningin ng buwis sa Jericho. Ang pangalan ay Zacchaeo. Gusto niyang makita si Jesus. Ngunit hindi niya makita si Jesus sa gitna ng maraming tao sapagkat siya ay isang pandak. Kaya umakyat siya sa puno sa tabi ng daan upang makita si Jesus sa kanyang pagdaan. Nalalaman ni Jesus ang lahat ng bagay. Alam niya ang pagnanais ni Zacchaeo na makita siya, na si Zacchaeo ay isang makasalanan
at pinuno ng mga maniningil ng buwis. At siya ay isang kilalang tao sa lungsod ng Jericho na kinasusuklaman ng lahat ng mamamayan na isa siya sa pinakamasamang makasalanan. Subalit, alam ni Jesus ang pananabik sa puso ni Zacchaeo na makita siya. Bago pa makita ni Zacchaeo si Jesus ang unang nakakita sa kanya. Habang dumaraan si Jesus, tumingin siya sa puno ng sikomoro at sinabi sa kanya, "Zacchaeo, dali ka at bumaba ka." Mayroon bang nagsabi na ang pangalan niya ay Zacchaeo? Walang sino man. Ngunit alam ni Jesus ang kanyang pangalan. "Sapagkat kailangang ako ay tumuloy sa bahay mo ngayon." Nagmadali si Zacchaeo na bumaba sa puno at tinanggap siya at ipinagtapat ang kanyang mga kasalanan. Sinabi niya, "Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha. At kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kaninumang tao, babayaran ko siya ng apat na ulit." Ito ang puso ni Zacchaeo na nagsisimula sa mga kasalanan. Nagpasya siya na mamuhay sa bagong buhay ayon sa kalooban ni Jesus. Sinabi ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan, sapagkat siya man ay anak din ni Abraham. Dumating sa kanyang bahay ang biyaya at pagpapala ng Diyos na ipinangako kay Abraham. Ang makasalanang pinuno ng mga maniningil ng buwis ay naligtas at nabago. Kaya dito sa lungsod ng Jericho, ang bulag na pulubi na si Bartimeo ay sumigaw din ng malakas kay Jesus. Tumayo si Jesus at tinawag siya. Nakita ng Panginoon ang kanyang miserableng kalagayan at tumayo siya. Tumayo siya doon upang makinig sa kanyang tapat na pagdaing. "Matuwa ka," tinatawag kanya. Tinawag siya ni Jesus. Nakita ng maraming tao sa paligid ni Jesus ang ganitong eksena. Maaring nagulat ang bulag na pulubi na si Bartimeo sapagkat tinawag siya ni Jesus. Tinawag siya ni Jesus. Anong kamangha-manghang bagay ang nangyari? Tumindig siya at lumapit kay Jesus at inihagis niya ang kanyang balabal. Tumindig siya, lumapit kay Jesus at inihagis ang kanyang balabal. Gaano ba kahalaga ang balabal? Maaari itong gamitin bilang balabal kapag malamig ang panahon at pwede itong gawing kumot sa pagtulog. Ito ang pinakamahalaga niyang pag-aari. Tila suot-suot niya ito habang siya ay nakaupo sa tabi ng kalsada. Ngunit nang marinig niya ang pagtawag ni Jesus, hinubad niya ito at itinapon. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang halaga nito kung ikukumpara sa makalapit kay Jesus? Suot-suot niya ang damit na ito sa buong araw at ginagamit sa pagtulog. Kaya gaano kaya kadumi ang damit na ito? Napakabaho. Naisip niya na hindi siya dapat lumapit kay Jesus, dala ang damit na ito. Napakarumi nito. Kahit na mahalaga pa ito sa kanya. Kaya nga itinapon niya ito at siya ay tumindig at pumaroon kay Jesus. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo?" Sinabi ba ni Jesus ito sa kanya dahil sa hindi alam ni Jesus ang kanyang gusto? Alam ni Jesus kung ano ang ninanais niya. Sa Juan chapter 5, merong isang tipunan ng tubig na pinangalan ng Bethsaida at sinabing, "Sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tipunan ng tubig at kinakalawkaw ang tubig. At ang unang manaog sa tipunan ng tubig, pagkatapos na makalawkaw yung tubig, ay gumagaling sa anumang klase ng karamdaman, kahit na anong klase ng dinaramdam. Ngunit may isang lalaki na may 38 taong gulang, 38 taon nang may sakit. Naghihintay siya na makaukaw yung tubig. Ngunit hindi siya makagalaw. Habang siya'y lumalapit,
nakalusong na muna yung iba bago siya. Walang nagsabi na ilusong muna natin siya. Lumapit doon si Jesus at tinanong siya, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot siya, "Ginoo, nais kong gumaling. Ngunit walang taong maglusong sa akin sa tipunan ng tubig kapag kinakawkaw ang tubig. At samantalang ako'y lumalapit, ay nakalusong na muna ang iba bago ako." Pinagalik ni Jesus ang paralitiko na nagdusa sa loob ng 38 taon. "Bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Tinanong siya ni Jesus bago siya pinagaling, "Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?" Nang pagalingin niya ang kitongin, tinanong niya, "Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo?" "Panginoon, gusto kong maging malinis." Nais nating lumapit sa Panginoon at gustong tanungin ng Panginoon ang mga nagnanais lumapit sa Kanya. "Bakit mo ako gustong makita? Ano ang gusto mo?" Sinabi ba ni Bartimeo, "Panginoon, gusto kong magkaroon ng maraming pera. Kaya pakiusap, bigyan mo ako ng malaking bahay." Gusto ba niyang humingi ng mga material na bagay? Bakit ba siya naging pulubi? Sapagkat siya'y isang bulag. Hindi siya makagawa ng kahit na ano. Kasi hindi siya makakita. Wala siyang anumang magawa. Kung nakakakita lang siya, gaya ng ibang malulusog na tao, pwede siyang magtrabaho at gumawa ng kahit na anong bagay. Na ako'y makakita. Ang kanyang ninanais sa buhay ay ang makakita. Kailanman ay hindi pa niya nakita ang araw, buwan, mga bituin, at ang lahat ng magagandang bagay na nilikha ng Diyos. Ibig kong makakita. Maraming tao din ang humahanap sa Panginoon sa panahong ito. Tatanungin sila ng Panginoon, "Ano ang nais mong gawin ko para sa iyo?" Kung tatanungin ng Panginoon ang mga taong nagsisimba, ano kaya ang isasagot nila sa Kanya? "Panginoon, pakiusap, tulungan mo ang aking anak na makapasa sa entrance exam upang makapasok sa magandang universidad." "Panginoon, tulungan mo ang aking asawa na umunlad sa kanyang negosyo." "Panginoon, pakiusap, gawin mong malusog ang aking pamilya." "Panginoon, naghahanap ako ng bagong bahay. Ibigay mo sana yung pinakamaganda." May mga taong ang hinihingi sa Diyos ay ganitong mga material na pagpapala. Sila ba'y nananalangin sa Diyos ng ganito? "Panginoon, tulungan mo akong maipanganak na muli." "O Panginoon, pakiusap, magmadali kang iligtas ako." Nakapagtataka, hindi sila humihingi sa Diyos ng kaligtasan. Hindi dinidinig ng Diyos ang ganoong klase ng mga panalangin. Kung magiging maayos ang buhay sa laman bago maging maayos ang kaluluwa, mas magiging mahirap para sa kaluluwang iyon ang maligtas. Kung magkakaroon ng maraming makamundong kaalaman bago magkaroon ng kaalaman sa Diyos, magiging mahirap na makilala ang Diyos. Habang mas maraming pagnanasa sa mundo ang tao, mas mahirap para sa kanila na maligtas. Subalit ang tanging ninanais ng tao ito ay ang makakita. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Ang taong ito ay kaagad na nagkaroon ng paningin. Ang kanyang mga mata ay kaagad na nabuksan. Pisikal na mata lang ba ang nabuksan? Ang mga mata ng kaluluwa ay nabuksan din. Anong ibig sabihin ng pinagaling ka ng iyong pananampalataya? Ang taong ito ay taimting na nananabik sa biyaya ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay hindi lamang ang pagalingin ang katawan ng taong ito. Nang lumapit ang paralitiko kay Jesus, bago siya pinagaling ni Jesus, sinabi niya, "Anak, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na." Kung hindi patatawarin ang kasalanan, ay papapahama ka. Matapos ang pagpapatawad sa kasalanan, pinagaling niya ang katawan. Agad na nagbalik ang kanyang paningin at sumunod siya kay Jesus sa daan. Walang pag-aalinlangan. Mula sa oras na iyon ay sumunod siya kay Jesus. Ibig sabihin, maraming tao ang umaakyat patungo sa Jerusalem upang ipagdiwang ang Paskwa kasama ni Jesus. Kaya sumama siya sa mga tao na sumusunod kay Jesus. Mayroong mga taong sumusunod kay Jesus na parabang wala lang.
At may mga taong sumusunod kay Jesus upang sumunod at maglingkod sa Panginoon dahil naunawaan nila ang biyaya ng Diyos at sila ay may lubos na kagalakan at pasasalamat. Ngunit sa Lucas 18:43, at kaagad na tinanggap niya ang kanyang paningin at sumunod sa kanya, na niluluwalhati ang Diyos. Nang makita ito ng buong bayan, ay nagbigay puri sila sa Diyos. Hindi pinalampas ng bulag na lalaki na ito yung pagkakataon na ibinigay sa kanya. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Sinamantala yung pagkakataon. At ang bulag na lalaking ito ay nakakita. Ito ang larawan ng isang tao na ang kaluluwa ay naligtas. Ngayon sa Biblia, maraming mga pagkakataon ang ibinibigay ng Diyos sa mga tao. Inatasan tayo ng Diyos na huwag palampasin ang pagkakataon at gamitin ito ng naayon. Ang mga hindi ligtas ay mayroong pagkakataon upang maligtas. At may pagkakataong ibinibigay sa mga Kristiyano upang sila ay matuto kung paano mamuhay sa mundo pagkatapos ng kaligtasan. Sa Juan 9:1, merong isang lalaking bulag mula sa kanyang pagkapanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabbi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang? Kaya siya ay ipinanganak na bulag. Ano bang kasalanan ang magagawa ng bulag? Kaya ito ba ay kasalanan ng kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Hindi dahil sa taong ito ay nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang magawa ng Diyos." Kalooban ba ng Diyos na ang taong ito ay ipanganak na bulag? Upang maipakita ang paggawa ng Diyos. Ang nagkasala ay hindi ang kanyang magulang, hindi rin ang taong iyon, kundi si Adan, kung babalikan natin. Ang ninuno ng sangkatauhan sa Roma 5:19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Isang tao, si Adan, ang ninuno ng sangkatauhan, sumuway si Adan sa utos ng Diyos at kinain ang ipinagbabawal na bunga at nabuksan ang kanyang mga mata. Sinabi ni Satanas sa pamamagitan ng ahas, "Kapag kayo ay kumain, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo ay magiging kagaya ng Diyos. Kaya pinagbabawalan kayo ng Diyos na kainin nito." Madilim ba ang kanyang mga mata bago niya kinain yung ipinagbabawal na bunga? Ngunit sa Biblia, sa Genesis chapter 3, pagkakain niya ng bunga ay nabuksan ang kanyang mga mata. Anong mga mata ang nabuksan? Ang kanyang mga mata na nakakakita sa Diyos ay nabulag. At ang mga mata na nakakakita sa kanyang miserableng itsura ay nabuksan. Sinabi niya na nakita niya ang kanyang sarili na hubad. Miserable siyang tingnan. Gumawa siya ng damit na gawa mula sa mga dahon ng igos at isinuot ito. Ang tao na ipinanganak kay Adan ay makasalanan mula sa kapanganakan. Hiwalay na sa Diyos mula sa pagkapanganak. Naliligaw, espiritual na bulag mula sa pagkapanganak. Kapag tumitingin ang mga makasalanan sa mga bagay na ginawa ng Diyos, hindi nila nakikita ang pagka-Diyos at kapangyarihan na nakatago sa likuran noon. Kapag tumitingin ang makasalanan sa hindi mabilang na bituin sa langit, tumitingin, subalit hindi naiisip ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Ang iniisip lang niya ay kung paano kakain at mamumuhay ng maayos. Nakagaya ng hayop, ganoon lang. Ang walang hanggang mundo ay hindi nakikita ng mga makasalanan. Ang espiritual na mundo. Ang lahat ay espiritual na bulag na katulad ni Bartimeo na pulubi sa Jericho. Kung hindi ka maliligtas, pupunta ka sa kadiliman magpakailanman. Kaya pinagaling ni Jesus ang isang taong bulag mula sa kanyang pagkapanganak. Ang ating kaligtasan ay tulad ng pagbubukas sa mata ng bulag, pagbubukas sa ating espiritual na mga mata. Sa unang Juan 12:35, ang ilaw ay kasama ninyo ng kaunti pang panahon. Kayo ay lumakad habang nasa inyo ang ilaw upang huwag kayong abuti ng dilim. Ang mga tao ay ikinulong sa kadiliman at ngayon ay kinakaladkad patungo sa mundo ng walang hanggang kadiliman. Noong naroon si Jesus, sinabi niya,
Ang ilaw ay kasama ninyo ng kaunti pang panahon, kaya'y lumakad habang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutan ng dilim. Ngayon, yung mga taong hindi paligtas, kahit na dito, marahil ay mayroong mga tao na hindi paligtas. Kahit na sinasabi nilang sila'y naligtas na, mayroong mga tao na hindi paligtas. Dapat ay may makitang ebidensya sa mga born-again Christians. Ang mga buhay at ang mga patay ay hindi magkapareho. Ang pamumuhay ng taong bukas ang mata ay iba sa pamumuhay ng bulag. Mayroong malinaw na pinagkaiba sa pagitan ng mga tunay na ipinanganak na muli at sa mga hindi pa ipinanganak na muli. Kaya nga sa 2 Korinto 13:5, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Talaga bang meron akong tiyak na pananampalataya? O meron ba akong pananampalataya na kinikilala ng Diyos? Kapag gumagawa ka ng mali, may patay na pananampalataya, may sirang pananampalataya, walang kabuluhang pananampalataya, at iwinaksing pananampalataya. Ito ay pananampalataya na hindi magliligtas sa iyo kahit na meron ka pang paniniwala. Maraming tao ang nagsasabing naniniwala sila, subalit hindi ba't napakaraming tao ang hindi ligtas? Kailangan mong tiyakin ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng salita. At kung hindi ka pa sigurado, higit sa lahat ay kailangan mong taimtim na magnais na magkaroon ng tiyak na pananampalataya. Paano ako magkakaroon ng maraming pera? Paano ako makakakain ng mabuti, mamumuhay ng maayos at magkakaroon ng magandang bahay? Yan ba ang ninanais mo? Paano ba ako magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos na may malinaw na pananampalataya at mabubuhay na may walang hanggang buhay at pag-asa? Ang masasama ay umuunlad, dumarami at lumalakas. Subalit sabi sa Job 21 na ang kanilang mga araw sa kaginhawaan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa Sheol. Kahit na mabuhay tayo sa kahirapan dito sa mundo, kahit na magdusa pa tayo at makaranas ng kahirapan, dapat nating ingatan ang ating pananampalataya at mabuhay ng naayon sa salita hanggang sa pagharap sa Panginoon. Ganito ang dapat na kahilingan natin. Sa unang Juan 2:17, ang sanlibutan at ang mga pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Para sa mga hindi paligtas, ang kalooban ng Diyos para sa kanila ay maligtas. At para sa mga ligtas na, ay dapat malaman ng eksakto ang kalooban ng Diyos at dapat handang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang ating kahilingan? Kung meron kang kahilingan, isang taimtim at tapat na pagnanais, ibibigay ng Diyos sa iyo ang iyong kahilingan at gagawin ito. Ang Bible Seminar na magsisimula bukas ay ang oras ng pagdaan ng Panginoon. Ang Panginoon na bumubuhay sa mga patay, ang Panginoon na nagbubukas sa mga mata ng bulag. Kaya nga sa Gawa 26, binubuksan ng Panginoon ang mga mata ng bulag sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. At ibinabalik sila sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. Sinabi na siya ang nagdadala sa atin sa buhay mula sa kamatayan. Ang mga tao sa mundo ay mabubuhay lamang ng ilang dekada. Napakaikling oras. Sapagkat sa ilalim ng iyong puot, lahat ng aming araw ay lumilipas. Ito ay madaling lumipas. Ano ba ang dapat na gawin sa oras na iyon? Ito ay pagkakataon upang makatanggap ng kaligtasan. Hindi mahalaga kung gaano karami ang kasalanan ng isang makasalanan. Walang rason upang siya ay hindi maligtas. Sapagkat ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. Nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon sa mga tao na maligtas. Subalit pinapalampas nila ang pagkakataon. Dadahan-dahanin ko lang, okay? Sa ibang pagkakataon na lang. Ang Diablo ay palagi nagpapaliban sa susunod. Subalit sa mga sabik na naghahanap, hinahayaan nilang niyang kanila itong matagpuan. Sa Jeremias, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Ang Panginoon ay palagi naghihintay na salubungin yung mga naghahanap sa Kanya. Nung hindi pa ako ligtas, talagang naniniwala ako sa Diyos. Naniniwala ako na mayroong Diyos, na mayroong kaluluwa, na mayroong langit at impyerno,
At ang Biblia ay salita ng Diyos. Kahit na hindi pa ako ligtas, napagdesisyonan ko na kailangan kong pag-aralan ng Biblia sa buong buhay ko at ipangaral itong salita ng Diyos. Kaya binitawan ko lahat at pumunta ako sa seminaryo at nag-aral ng Biblia sa loob ng 4 na taon. Kahit nung nag-aaral ako sa seminaryo, palagi akong nagdadala ng isang bugkos ng mga flyers tuwing Sabado at pumupunta ako sa mga palengke at mga parke upang mag-evangelize ng mga tao. Gusto kong mabuhay lamang para sa Panginoon. Subalit, napagtanto ko na hindi pa ako naipanganak na muli. Sinabi na maliban ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Isang kondisyon upang makapunta sa langit ay ang maipanganak na muli bilang anak ng Diyos. Maipanganak na muli. Nang ako'y nanalangin at nagmumuni-muni, natuklasan kong hindi pa pala ako naipanganak na muli. Hindi ko ito masabi sa kahit na sino. Kung mamatay ako ngayon, pupunta ako sa impyerno. Anong gagawin ko? Gayunpaman, noong October 30, 1962, sa pamamagitan ng Hebreo 9:12, naniwala ako na ang Panginoong Hesukristo, isang walang salang tao sa krus, ay gumawa ng walang hanggang katubusan para sa ating mga kasalanan, at muling nabuhay at umakyat sa langit, at nananalangin para sa akin sa harap ng Diyos. Nang oras na marinig ko ang salita, nalutas ang lahat ng aking mga problema. Ngayon, ito ay aking pinaniniwalaan. Nabasa ko na ang bagong tipan ng mahigit sa 50 beses hanggang sa oras na yon. Subalit, ang Diyos ang tumulong sa akin upang maunawaan. Maraming tao sa seminaryo ang nagsasama-sama sa kapilya. Nagsama-sama sila. Silang lahat ay nakapakinig ng parehong ibanghelyo. Subalit, ako lamang ang nakaunawa nito. Ito'y talagang himala. Hindi ko malilimutan ang oras na yon. Bakit? Dahil tiyak na matatagpuan ng Diyos ang mga sabik na naghahanap sa Kanya. Maraming tao ang nakapakinig noon. Ngunit kung wala silang puso na naghahanap, hindi nila yon mauunawaan. Kapag tayo ay dumadalo sa isang Bible seminar, ang napapakinggan natin ay parehong mga salita. Subalit bakit merong iba na nakakaunawa at mayroong iba na hindi? Sa Mateo 13, nang naihasik ang mga binhi sa lupa, may mga binhi na nahulog sa tabing daan, sa batuhan at sa mga tinikan. Ibig sabihin na hindi pa sila ligtas kahit na napakinggan nila ang salita. Kung ang sino man ay nakinig ng salita ng kaharian at hindi niya ito inuunawa, darating ang masama at aagawin ang naihasik sa kanyang puso. Ang banal na spirito ang nagpapaunawa sa iyo tulad ng sa Colossians 1:6. Sa 1 Corinto 2:12, ngayon ay aming tinanggap hindi ang spirito ng sanlibutan, kundi ang spirito na mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Siya ang banal na spirito na nagpapaunawa sa atin ng biyaya ng Diyos sa mga tao na taimtim na naghahanap. Marami ang nakikinig sa masama. Subalit bakit hindi nauunawaan ng ibang tao? Kasi wala silang pagnanais. Ang kailangan ko lang naman ay makinig. Ngunit ang kanilang puso ay nasa ibang dako. Hindi bubuksan ng banal na spirito ang puso malibang magkaroon ng pagnanais o pananabik. Sa Gawa 16, si Apostol Pablo ay nagtungo sa Pilipos at nakipag-usap sa mga babae sa ilo. Subalit mula sa kanila, binuksan ng banal na spirito ang puso ni Lydia. Si Lydia na isang mangangalakal ng telang kulay ube at nakinig siya ng mabuti sa mga salita na sinabi ni Pablo. Ang lahat nakarinig, pero bakit si Lydia lang ang nakaunawa? Sapagkat mayroon siyang pusong nagnanais. Puso naghahanap. Kapag nakaunawa ang tao, sila ay kusang nagbabago. Dinala niya ang mga apostol sa kanyang bahay at sinabi, "Kung hinatulan ninyo na ako ay tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil." Pangtaong ito, ang layunin ng kanyang buhay ay hindi magkaroon ng maraming salapi, kundi ang maipangaral ang Ebanghelyo. Ang kilalang iglesia sa Pilipos ay nagsimula sa bahay ni Lydia. Pagkatapos nating maligtas, tayo ay nagkakaroon ng tiyak na pananampalataya at pag-asa. Ang pananaw natin sa buhay ay nagbabago at ang layunin natin sa buhay ay nagbabago.
Hinahanap ng Diyos ang mga taong taimtim na naghahanap sa Kanya. Sigurado ang bagay na ito. Kaya nga ang mga naunang naligtas ay dapat na himukin ang mga hindi paligtas upang taimtim silang maghanap. Kung paulit-ulit mo silang sasabihan na merong Diyos, merong kaluluwa, merong walang hanggang mundo pagkatapos ng kamatayan, na ang lahat ng mga bagay na ninanasa ng tao sa mundo ay maglalaho pagkaraan ng ilang saglit, na kailangan nilang isipin ang tungkol sa pinakamahalagang bagay, yung kaligtasan ng kaluluwa. Kung gayon, ay susubukan nilang maghanap dahil meron silang konsensya. Pero, kung ang mga naunang naligtas ay hindi magsasalita ng kahit na ano, wala nang isang makakaunawa, na hindi man lamang sila magkakaroon na interes na maghanap. Sa Gawa 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Ang salitang ito ay hindi nangangahulugan na kapag ang isang tao ay naligtas, ay otomatiko maliligtas ang kanyang pamilya. Kapag ang isang tao ay naligtas, hahayaan ba niya na hindi ligtas ang kanyang pamilya? Siya ay taimtim na mananalangin para sa kanila at tutulungan silang maligtas. Ito ang kalooban ng Diyos, na kapag ang isang tao ay naligtas, ang kanyang buong pamilya ay maligtas din sa pamamagitan niya. Ang kanyang pamilya, mga kamag-anak, kaibigan, at mga taong malalapit sa kanya. Kung ang isang taong ligtas ay tumigil o hindi magsasalita, ano kaya ang sasabihin sa kanya ng mga taong hindi naligtas kapag napunta sila sa impyerno? Masaya ka ba na pumunta sa langit mag-isa? Dapat sinabihan mo ako. Pero sinabihan naman kita. Sapat na ba yung sinabi mo? Dapat sinabihan mo ako na mayroon kang matinding pagnanais at pagluha. Ayos lang ba yung nagsabi ka ng ganitong simpleng salita na basta maniwala ka kay Jesus at pumunta sa langit? Nakaunawa din sana ako kung paulit-ulit ka nagsalita na may pagnanais sa tapat na puso. Hindi nyo ba naisip na magre-reklamo sila ng ganito sa inyo? Tingnan natin sa Isaiah 55, verse 6. Isaiah 55, verse 6. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Habang siya'y matatagpuan. At habang siya'y malapit, kailan ito? Saan mo ba matatagpuan ng Diyos? Matatagpuan mo siya sa gusali ba ng iglesia? Matatagpuan mo ba siya kung mananalangin ka sa kabundukan? Siyempre hindi. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa Juan 5:39, at yun na nagpapatuto tungkol sa akin, makikilala natin kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Matatagpuan natin si Jesus sa pamamagitan ng Biblia at maliligtas sa pamamagitan ng Biblia. Sinabi sa 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yun ay meron kayong buhay na walang hanggan. Ang oras na ipinapahayag ang salita ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan, yun yung oras na malapit ang Diyos sa iyo. Ito ang panahon upang maligtas. Kapag ikaw ay merong personal counseling, Bible seminar o retreat, ito ay oras ng pakikipagtagpo sa Diyos. Ito yung habang siya'y matatagpuan at habang siya'y malapit, ito yun. Kapag ang malinaw at mapagkakatiwala ang salita ay ipinapahayag at ang ibanghelyo ng biyaya na nagliligtas ay ipinapangaral. Kaya nga maraming mga kaluluwa ang naliligtas sa mga Bible seminars. Ang mga sabik na naghahanap ay natatagpuan ng Panginoon sa oras na yun, kapag malapit sila. Ngunit maaaring hindi na ulit sila magkaroon ng pagkakataon sa susunod kung palalampasin nila. Kung hindi ko matatanggap ang kaligtasan ngayon, siguro sa susunod na lang. Kailan? Sa susunod? Tingnan po natin sa chapter 24 ng mga gawa. Gawa 24, 24. Gawa 24, 24. Pagkaraan ng ilang mga araw, si Felix ay dumating nakasama si Drusilla na kanyang asawa na isang Hudyo at ipinatawag si Pablo at siya ay pinakinggang magsalita tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus.
Samantalang tinatalakay niya ang tungkol sa katuwiran, pagpipigil sa sarili at sa paghukom na darating, nangilabot si Felix at sumagot, "Umalis ka muna ngayon, at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon ay ipapatawag kita." Ang matinding pagsusumikap ni Pablo na mangaral upang kumbinsihin si Felix ay nakasulat sa mga talata na ito. Ang kanyang asawang babae ay isang Hudyo, na piling bayan ng Diyos. Itong si Felix ay nakinig dahil sa gusto niyang malaman kung paano manampalataya kay Kristo Jesus. Sabi dito, noong si Apostol Pablo ay nagsalita tungkol sa katuwiran, pagpipigil sa sarili at paghuhukom na darating, si Felix ay nangilabot at ang takot sa Diyos ay dumating. Natakot siya. Subalit ang problema ay, umalis ka muna ngayon at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon ay ipapatawag kita. Umalis ka muna. Hindi ko alam kung gaano siya kabisi. Pero sinabi niya na huwag muna ngayon. At pagkatapos, narinig ko na si Felix ay nagtungo sa Pompey upang magpahinga pagkatapos ng kanyang termino. At ang bulkang Vesuvius ay sumabog at ang lahat ng nasa Pompey ay namatay. Si Felix, ang dakilang apostol na si Pablo, ay nagbigay sa kanya ng gininto ang pagkakataon na makapakinig na mabuti ng personal. At ang resulta ay binaliwala niya. Ang pagbaliwala niya sa pagkakataon ay nagresulta hindi lamang sa kamatayan ng kanyang katawan, kundi pati ng kaluluwa sa impyerno. Bago lumipas ang pagkakataon na mula sa Diyos, nakita niyo ba ang pamagat ng sermon na tinatalakay ko ngayon? Bago lumipas ang pagkakataon. Hindi palagi ay may pagkakataon. Ang ibinibigay na pagkakataon ay lumilipas. Kailangan mong sunggaban ang pagkakataon bago ito lumipas. Huwag itong palipasin. Hindi dapat palipasin. Hindi palagi yung pagkakataon. Tingnan po natin sa mga gawa. Chapter 8. Mga gawa, chapter 8, verse 26. Babasahin ko mula sa mga gawa, chapter 8, verse 26. Pagkatapos ay sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, "Tumindig ka at pumunta patungong timog, sa daang pababa mula sa Jerusalem patungong Gaza. Ito'y isang ilang na daan." At tumindig nga siya at umalis. May isang lalaking taga-Ethiopia, isang yunuko at tagapamahala ni Candace na reyna ng mga taga-Ethiopia. Siya ang namamahala ng buong kayamanan ng reyna. Ang yunuko ay nagpunta sa Jerusalem upang sumamba. Siya ay pabalik na at nakaupo sa kanyang karwahe. Binabasa niya ang propeta Isaias. Sinabi ng Espiritu kay Felipe, "Lumapit ka at makisakay sa karwahing ito." Kaya tumakbo si Felipe doon at kanyang narinig na binabasa niya si Isaias na propeta. At sinabi niya, "Naunawaan mo ba ang binabasa mo?" Sumagot naman ito, "Paano nga ba malibang may tumulong sa akin?" At kanyang inanyayahan si Felipe na umakyat at maupong kasama niya. Dito, si Felipe ay isa sa pitong diakono sa chapter 6 ng mga gawa. Ang una sa pitong diakono ay si Esteban, ang unang martir na binato hanggang mamatay habang nangangaral ng Ipanghelyo. At pagkatapos ay si Felipe. Ang dalawang ito ay mga diakono. At sila rin ay mahusay na ebanghelista gaya ng mga apostol. Sa Samaria, siya rin ay nagbigay ng matapang na patotoo tungkol sa Ibanghelyo. At sinabi ng Espiritu Santo kay Felipe, "Tumindig ka at pumunta patungong Timog, sa daang pababa mula sa Jerusalem patungong Gaza, sa Gaza Strip." Tinatawag natin itong Gaza. Minsan may mga balita tungkol sa Palestine-Gaza Strip. Medyo malayo yun sa Jerusalem. Yun ay isang ilang nadako. Nasa ilang. Sinabi ng Espiritu Santo kay Felipe, "Tumindig ka at pumunta patungong Timog, sa daan na pababa mula sa Jerusalem patungong Gaza." Ito ay isang ilang nadaan. At sabi dito, isang lalaking taga-Ethiopia, isang yunuko at tagapamahala ni Candace na reyna ng mga taga-Ethiopia. Ang Candace ay titulo ng reyna ng mga taga-Ethiopia. At siya ang ministro ng pananalapi.
May malaking kapangyarihan na namamahala sa kayamanan ng isang bansa. Ang taong ito ay dumating mula sa Ethiopia patungong Jerusalem sakay ng isang karwahe. At noong panahong iyon, siya ay pabalik na sa Ethiopia pagkatapos sumamba. Ito ay kakaiba. Bakit pupunta sa Jerusalem ang isang taga-Ethiopia o hintil upang sumamba? Mga 1,000 taon na nakakaraan, si Solomon na hari ng Jerusalem ay nagkaroon ng karunungan at kaluwalhatian na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang reyna ng Ethiopia, tinatawag na reyna ng Sheba, ang Sheba ay Ethiopia. Ang reyna ay dumating mula sa malayo upang makinig sa karunungan ni Solomon. Masisiyahan lang ba sila na makita ang karunungan at kaluwalhatian ng Diyos na ibinigay kay Solomon sa loob lamang ng ilang araw? Marahil ay natatandaan ninyo ang sinabi ni Haring Selassie ng Ethiopia noong siya ay pumunta sa Korea matagal na panahon na nakakaraan. Sinabi ni Haring Selassie ng Ethiopia, "Ako ay isang inapo ni Solomon." Sinabi na nga rin ng Sheba na desperado siyang humingi ng isang bagay kay Solomon. At bagaman hindi ito detalyadong binanggit sa lumang tipan, hiniling niya sa kanya na hayaan siyang magkaroon ng isang anak na katulad niya. At pumayag si Solomon. Kaya nga ang reyna ng Sheba na ito ay naglihi. Ipinaglihi ang sanggol ni Solomon nang siya ay bumalik sa kanyang bansa. Kaya nga sinabi ni Haring Selassie, "Ako ay isang inapo ni Solomon." Pagkatapos ay bumaba ang mga Israelita sa Ethiopia at nagkaroon ng pakikipagkalakalan sa pagitan ng Ethiopia at Israel. Kaya nga nagkaroon ng maraming Hudyo sa Ethiopia. Kahit na ang kanilang balat ay naging itim na dahil nanatili sila doon ng mahabang panahon, mga Hudyo sila. Sila ay mga Hudyo. Sinusunod nila ang mga tuntunin ng mga Israelita, yung mga batas at alituntunin, mga kaugaliaan ayon sa panahon, at iba pa. Nagsasama sila ng mga tao sa Israel, kaya naman nagsimulang maniwala yung mga taga-Ethiopia sa Diyos. Kaya't ang yunoko na siyang namamahala sa kabangyaman ng reyna ay naglakbay patungo sa Jerusalem upang sumamba sa Diyos. Ngayon, ang taong ito ay hindi naroon upang mamasyal. Meron bang magandang tanawin sa ilang? Wala siya roon upang mamasyal at maglibot sa Jerusalem. Umakyat siya sa Jerusalem ayon sa nakaugalian ng mga Hudyo na sumusunod sa mga kapistahang ayon sa panahon. Hindi lamang mga Hudyo, kundi mayroon ding mga hintil na nagbabalik loob sa Judismo. Kaya't habang pabalik mula sa Jerusalem, ay nagbabasa siya ng Biblia sa karwahe, Isaiah 53. Ito ay isang kopya ng Isaiah sa Biblia na naglalaman ng pinakamahalagang ebanghelyo sa lumang tipan. Siya ay hindi isang tao na sumasamba lang basta-basta sa Diyos. Buong puso niyang hinahanap ang katotohanan. Kaya sinabi ng Diyos, "Lumapit ka at makisakay sa karwaheng ito." Kaya si Felipe ay lumapit at nakisabay sa karwahe. Nakaugalian ng yunoko na magbasa ng malakas. Kaya nga binabasa niya ng malakas ang chapter 53 ng Isaiah. Nagbabasa siya ng malakas. Kaya nga tinanong siya ni Felipe. Tinanong ni Felipe yung yunoko habang nagbabasa siya ng Biblia. "Nagbabasa ka ng Biblia, naunawaan mo ba ang binabasa mo?" Itong si Felipe, nagtanong doon sa yunoko. "Nagbabasa ka ng Biblia, naunawaan mo ba ang binabasa mo?" At sinabi niya, "Paano nga ba, malibang may tumulong sa akin? Paano nga ba, malibang may tumulong sa akin? Hindi ko alam. Mayroon dapat na gumabay sa kanya, subalit wala. Ngayon, gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo
at pagpapaunawa sa Biblia sa pamamagitan ng mga taong nakaunawa dito ng una. Paano natin maunawaan ang Biblia kung walang tunay na mananampalataya na tutulong? Maliban na lamang sa mga espesyal na kaso. Kaya nga kanyang inanyayahan si Felipe na umakyat at maupong kasama niya. Kaya ang Biblia na binasa nila ay ang Gawa chapter 8 verse 32. Tulad ng tupa na dinala sa katayan at sa isang kordero na hindi umiimik sa harapan ng kanyang magugupit, gayon din hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababa ay ipinagkait sa kanyang katarungan. Sino ang makapaglalarawan sa kanyang lahi sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay? Sinabi ng yunuko kay Felipe, ipinapakiusap ko tungkol kanino sinasabi ito ng propeta, sa kanya bang sarili o sa iba? Nagpasimulang magsalita si Felipe at simula sa kasulatan ito ay ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Binasa nila ang pinakamahalagang talata sa Biblia, Isaiah 53 verse 7 at 8. Tumutukoy ito sa mga pagdurusa ni Jesus. Tulad ng tupa na dinala sa katayan at sa isang kordero na hindi umimik sa harapan ng kanyang manggugupit, gayon din, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Tinanong niya siya, kanino ito sinasabi ng propeta? Tungkol ba sa kanyang sarili o sa ibang tao? Sinabi dito na gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Sa kanyang pagpapakababa ay ipinagkait sa kanya ang katarungan at ang isang walang salang tao ay pinatay dahil sa hindi makatarungang paglilitis. Sino ang makapaglalarawan sa kanyang lahi sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay? Ang taong walang sala ay binawian ng buhay. Ito ay tumutukoy kay Jesus. Sino ang sinasabi ng propetang ito? Ibig niyang malaman at malamang ay pumunta siya sa Jerusalem upang magtanong sa mga saserdote, skriba, fariseo at mga relihiyosong tao. Sasagutin kaya siya ng mga taong ito? Sila ang pumatay kay Kristo at hindi sila sasagot. Naniniwala sila sa Diyos, subalit hindi nila nakilala ang Kristo at tinanggihan ng Kristo. Siya ay nagtungo upang sumamba at magbigay ng pera sa mga relihiyosong tao na gumamit sa kamay ng Romano upang ipako si Jesus. Ano ba ang maituturo ng mga iyon tungkol sa Diyos? Pagkatapos ay nagsalita si Felipe at simula sa kasulatan ito ay ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Ito ay tungkol kay Jesus. Ito ay tungkol kay Jesus. Ang Isayas ay isinulat 700 taon bago pa man dumating si Jesus. At ayon sa propesiyang ito, si Jesus ay dumating. Tulad ng tupa na dinala sa katayan, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Hindi niya natamo ang tama at makatarungang proseso sa hukuman at ipinako hanggang sa mamatay. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Kaya nga malinaw niyang ipinaliwanag na si Jesus ay namatay para sa atin at hinatulan ng Diyos at nagdanat ng dugo upang patawarin ang lahat ng ating mga kasalanan. Malinaw na narinig ng yunoko ang ibanghelyo sa loob ng karwahe at agad na unawaan niya ito. Ang banal na espiritu ang nagpaunawa nito sa kanya. Sa Gawa 8:36, sa kanilang pagpapatuloy sa daan, nakarating sila sa may tubig at sinabi ng yunoko, tingnan mo, narito ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako ay mabautismuhan? Sa verse 37, sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. Sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Sinabi ni Felipe ang lahat na sinabi ni Jesus.
So verse 37, sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. Sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Kaya nga, ipinahayag ni Felipe ang lahat na sinabi ni Jesus. Tunay na ang mananampalataya ay kailangang mabautismuhan. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng bautismo, subalit binautismuhan tayo bilang tanda ng kaligtasan. Maaring sinabi niya na kailangan niyang magpabautismo bilang pagpapahayag sa kanyang pananampalataya, na siyang namatay na sa kasalanan ay nabubuhay na sa Diyos, na siyang namatay na sa kasalanan ay nabubuhay na para sa katuwiran, na namatay ang kanyang sarili at muling binuhay para sa Diyos. Sa kanilang pagpapatuloy ay may tubig. Ito ay tubig na hindi umaagos at hindi rin pwedeng inumin. Ito ay tubig na pwede niyang mailubog ang kanyang sarili. At sinabi ng yunoko, tingnan mo, narito ang tubig, ano ang nakakahadlang upang ako ay mabautismuhan? Sinabi ng yunoko, gusto kong mabautismuhan. Nagtanong si Felipe sa kanya, sigurado ka ba na sumasampalataya ka sa iyong puso? Sumagot siya, ako ay tiyak na naniniwala. Nagtanong ulit si Felipe sa kanya, naniniwala ka ba na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos? Siya'y sumagot, naniniwala ako na si Jesus ang siyang nagligtas sa akin. Sige, kaya't iniutos niyang itigil ang karwahe at lumusong si Felipe at ang yunoko sa tubig at kanyang binautismuhan siya. Nang umahon sila sa tubig, sabi sa gawa ay umahon. Bakit umahon? Ganito ang bautismo. Kung ito ay gaya ng pinaikling bautismo sa panahon natin ngayon, marami siyang lingkod doon. Pwede niyang utusan ang kanyang lingkod, magdala ka ng isang basong tubig at ibubuhos ang tubig sa ulo. Subalit si Felipe at ang yunoko ay lumusong sa tubig. Lumusong sila sa tubig. Lumusong. Binautismohan ni Felipe ang yunoko. Ang ibig sabihin ng bautismo ay ang ilubog. Ibig sabihin siya ay namatay na at inilibing kasama ng Panginoon. Si Jesus ay binautismuhan sa ilog ng Jordan. Ang paraan sa bautismo ay ang ganap na mailubog sa tubig. Ang ibig sabihin nito ay namatay tayo kasama ng Panginoon, inilibing at nabuhay muli kasama ng Panginoon. Kaya para sa inyo na hindi pa nababautismuhan dahil sa coronavirus, sana ay magpabautismo kayo sa summer retreat ngayong taon. Hindi nagpapabautismo upang maligtas. Ang mga naligtas ay nagpapabautismo. Ang bautismo ay pagpapahayag ng pananampalataya sa harapan ng Diyos at ng mga tao na ang taong naligtas ay namatay na kasama ng Panginoon, inilibing at nabuhay muli tungo sa isang bagong buhay. Nangangahulugan din nito na ako ay namatay na at mabubuhay ako sa aking nalalabing buhay para sa kalooban at ikaluluwalhati ng Diyos. At mayroon na akong bagong buhay sa harapan ng Diyos. Kaya nga napaka-importante ng bautismo. Ang yunokong ito ay naligtas habang nasa karwahe at agad na nabautismuhan. At pagkatapos sila ay naghiwalay. Kaya nga sa verse 39, nang umahon sila sa tubig, inagaw ng Espiritu ng Panginoon si Felipe at hindi na siya nakita ng yunoko at nagagalak na nagpatuloy siya sa kanyang lakad. Ang lahat ay natapos. Pinabalik ng Diyos si Felipe dahil tapos na ang kanyang gawain. Ang yunoko ay nagagalak na nagpatuloy sa kanyang lakad. Bumalik siya na may kagalakan. Masaya. Naging tahimik kaya siya nang siya ay bumalik sa Ethiopia? Marahil ay nagpatuloy siya sa pag-aaral ng Ebanghelyo. Kaya hanggang ngayon ay maraming mga Kristiyano sa Ethiopia. Hindi ko alam kung gaano kaaktibo ang ministeryo ng Ebanghelyo doon. Gayunpaman, ang yunoko na ito ay isa rin sa mga naligtas sa pamamagitan ng pagkakataon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Di po ba? Di po ba? Kasi naniniwala siya sa Diyos. Subalit hindi pa niya natatanggap ang kaligtasan. Hindi niya naunawaan ang katotohanan. Subalit mayroon siyang puso na naghahanap upang maunawaan ang katotohanan nasa Biblia. Kaya nga isinugo ng Diyos si Felipe sa kanya. Isinugo ng Diyos si Felipe sa kanya. Kung hindi isinugo si Felipe, ang yunokong ito ay patuloy na magpapabalik-balik sa Jerusalem. Patuloy na maglalakbay ng malayo.
taon-taon, pabalik-balik. At sa huli, ay mapupunta siya sa impyerno. Pabalik-balik, pabalik-balik, paulit-ulit, hanggang sa huli ay mapunta sa impyerno. Di ba? Nakita ng Diyos ang yuno ko. Kaya hindi ko hahayaan na mamuhay siya ng ganyan. Hahayaan ko siya na matanggap ang kaligtasan. Kaya nga isinugo ng Diyos si Felipe sa kanya. Maraming relihiyoso sa Jerusalem ang hindi makapagturo ng salita ng Diyos. Ikinalulungkot kong sabihin ito, subalit maraming simbahan at tao ang nagtuturo ng Biblia. Minsan, nanonood ako ng Christian broadcasting sa TV. Mauhusay silang magturo. Ang mga pastor ay magagaling magsalita. Subalit, nakikita ko na yung bagay na importante ay wala. Wala silang patotoo o sinasabi patungkol sa kung paano sila na ipanganak na muli. Hindi nila itinuturo na kailangan mo ipanganak na muli, kailangan ninyo magsisi. Hindi nila ipinapangaral na maliban ang isang tao ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi nila ipinapangaral ang tungkol sa paghuhukom at impyerno. Sa halip, ang itinuturo nila ay kung sila ay magsisikap at magkakaroon ng mabuting pananampalataya, kahit magsisikap silang mabuti ay ligtas na sila. May katuturan ba ang mga sinasabi nila? Binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon. Binigyan ng Diyos ng pagkakataon ng yuno ko. May isang mukhang mahirap na tao ang lumalapit sa kanya at nagsabi, "Mawalang galang na, naiintindihan mo ba ang Biblia na iyong binabasa?" Kung isang propesor yung lumapit sa yuno ko, maaaring sabihin ng yuno ko, "O guro, tulungan mo akong maunawaan ito." Pero halimbawa, dahil sa isang mahirap na lalaki ang lumapit sa kanya, ay hindi siya nakaramdam ng kasiyahan at ang sinabi niya ay, "Umalis ka." "Baliw, huwag mo akong sandaan." Kung ganun, ano kaya ang nangyari? Mawawala sa kanya yung mahalagang pagkakataon. Mawawala yung mahalagang pagkakataon at maglalakbay siya ng pabalik-balik sa Jerusalem hanggang sa mapunta sa impyerno. Ang buhay na walang hanggan ay nakasalalay kung kukunin ng isang tao ang pagkakataon kapag ito ay ibinibigay sa kanya. Nakasalalay ito sa kanilang pagtanggap sa pagkakataon. Ngunit ang yunoko na ito ay buong pusong naghahanap sa katotohanan. Kaya sinabi niya, "Sa tingin ko ay pwede mong ituro sa akin ang iyong nalalaman. Patitigilin ko ang karwahe. Umupo ka rito at turuan mo ako." Tutulungan ng Diyos ang mga tao na makaunawa kung talagang gusto nilang maunawaan ito ng may desperado at mapagpakumbabang puso. Ang Diyos ang gumawa na maipangaral ni Felipe ang salita ng Diyos sa yunoko. At nagbukas ng kanyang puso at nagpaunawa nito sa kanya. Alam natin itong mabuti, di ba? Ang yunoko na tagapamahala ng lahat ng yaman sa Ethiopia. Sinamantala niya at tinanggap ang pagkakataon. At nagkaroon siya ng kaligtasan. Bumisita ba siya ulit sa mga pinuno ng relihiyon sa Jerusalem na pumatay kay Jesus pagkatapos noon? Hindi po. Naniniwala ako na ang yunoko ay nangaral ng ebanghelyo at namuhay sa isang bagong buhay bilang isang Kristiyano sa Ethiopia. Sa 2 Korinto 6:2, sinabi ng Diyos, "Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Tingnan mo, binubuksan nito ang ating puso. Tingnan mo, ngayon na." Now is the day, now is the day, now is the day of salvation. Ngayon na ang panahon ng pagtanggap sa biyaya. Ngayon na ang araw ng kaligtasan.
ang panahon ng anihan ay malapit ng matapos. Patapos na ang panahon ng anihan. Sa Jeremias 8:20, ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay tapos na, at tayo'y hindi ligtas. Ang anihan ay ang katapusan ng sanlibutan. Ang Ibanghelyo ay pinapangaral mula Jerusalem hanggang sa kanluran, at ang Ibanghelyo ay huli ng ipinapangaral sa silangan. Ang Biblia ay naisali na sa mahigit 3,000 hanggang 4,000 wika. Naisali na ito sa lahat ng wika sa mundo. Ito na ang wakas. Ipahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Ang mga sitwasyong nangyayari ngayon ay nagpapakita na ang katapusan ng mundo at ang ikalawang pagdating ni Jesus ay napakalapit na sa lalong madaling panahon. Ang mundo magwawakas na. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong malapit na, nasa mga pintuan na. Sa Marcos 13:29, gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Ecclesiastes 12:1, alalahanin mo rin ang naman ang lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan bago dumating ang masasamang araw, at ang mga taon ay lumapit na iyong sasabihin, wala akong kasiyahan sa mga iyon. Sa mga araw ng iyong kabataan bago dumating ang masasamang araw. Bakit dumarating ang masasamang araw? Hindi magtatagal. Ikaw ay unti-unting manghihina at tatanda, at madaling makakalimot sa paglipas ng mga araw. Yun ang oras na malapit ka ng mamatay. Alalahanin mo rin naman ang lumikha sa iyo bago ang mga taon ay lumapit, na iyong sasabihin, wala akong kasiyahan sa mga iyon. Dapat tayo makinig sa salita ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan at alalahanin ng tagapaglikha. Dati, matagal na, sa express bus terminal, may nakatabi akong isang matandang lalaki habang naghihintay ng bus. At tinanong ko siya, "Ginoo, matagal ka nang nabubuhay, tama po ba? Ngunit napaghandaan mo na ba ang iyong patutunguhan pagkatapos ng kamatayan?" Sumagot ang matandang lalaki, "Ah, kung napaghandaan ko ay hindi sana ako mag-aalala pa." Sabi niya, "Kung napaghandaan ko ay hindi na sana ako mag-aalala pa." Kaya sinabi ko, "Ano po ba ang ginawa ninyo sa panahon ng inyong kabataan? Huli na ang lahat dahil mahina na ang kanyang pag-iisip at malabo na ang kanyang mga mata." At hindi na ganoon katino ang kanyang pag-iisip. Habang maayos pa ang pag-iisip mo, malinaw pa ang mga mata mo, at kung kabataan ka pa, dapat mong makilala ang tagapaglikha. Dapat mo munang lutasin ang espiritual na problema sa mga araw ng iyong kabataan. Yung matanda ba ay taong hangal? Hindi alam ng mga tao sa mundo kung alin ang mas mahalaga. Sa Ecclesiastes 12:2, bago ang araw, liwanag, buwan at mga bituin ay magdilim, at ang mga ulap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Sa araw na ang tagapag-ingat ng bahay ay manginig, at ang mga malalakas na lalaki ay mapayukod, at ang mga manggigiling ay tumigil sapagkat sila'y kakaunti, at ang mga dumudungaw sa mga bintana ay madidiliman. Ito ay isang nakakatuwang paglalarawan. Bago ang araw, liwanag, buwan at ang mga bituin ay magdilim. Bakit naman magdidilim ang araw? Sa totoo lang, ang sarili niyang paningin ang dumidilim. Ang mga mata ay lumalabo at sa ilang kaso ay nawawalan ng paningin. Ang mga ulap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Ang araw ng paghukom ay darating. Sa araw na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manginig. Sabi dito, ang katawan ay bahay. Merong kusina, boiler, bubong, bintana, at set ng telepono, di ba? Pinapanatili nito ang halos 36 to 37 degrees Celsius. Merong bubong, merong nga bintana, at merong nga parang telephone set, di ba? Ang katawan ay parang bahay. Sa araw na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manginig, ang binti ay nagiging mahina rin, at ang malalakas na lalaki ay mapayukod. Sila ay yumuyukod, at ang mga manggigiling ay tumigil sapagkat sila ay kakaunti.
ang kanilang mga ngipin ay natatanggal. At ang mga dumudungaw sa mga bintana ay madidiliman, ang mga mata ay lumalabo. Ang mga nakasulat dito ay nakakaaliw, subalit hindi ko may papaliwanag lahat ngayong araw kasi kailangan ito ng mga habang oras. Noong si Lincoln ay lumabas, dala ang kanyang tungkod, may isang taong nagsabi, "Ginoong Presidente, kumusta ka? Maayos ba ang lahat?" At sinabi ni Lincoln, "Well, hindi ko alam kung malusog ba ako, ngunit sinusuportahan ko ang bagay na ito ng isang haligi, dahil ito'y malapit ng gumuho." Si Lincoln ay isang Kristiyano. Tingnan natin sa Ecclesiastes 11:9. "Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga araw ng iyong kabataan. Lumakad ka sa mga lakad ng iyong puso at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit alamin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa paghukom." Binata sa iyong kabataan. Pasayahin ka ng iyong puso sa mga araw ng iyong kabataan. Lumakad ka sa mga lakad ng iyong puso. Pwede kang mamuhay ng makamundo at gawin ang lahat ng naayon sa gusto mo. Ngunit alamin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa paghukom. Ang mga tao ay gumagala at labis na nagkakasala sa panahon ng kanilang kabataan. Subalit bakit ba ibinigay ng Diyos sa mga tao ang panahon ng kabataan? Ito'y upang hayaan sila na hanapin ang Diyos. Kung ang isang tao ay maliligtas sa panahon ng kabataan, maaari silang mamuhay ng masigasig para sa Panginoon. Nagmamalaki ako sapagkat maraming kabataan sa ating iglesia. Pagkatapos maligtas, ay napakagaling na nila sa kanilang buhay pananampalataya. Ang mga kabataang Kristiyano ay hindi nabubuhay na makasanlibutan at gumagawa ng masasamang bagay na tulad ng mga hindi mananampalataya sa mundo. Ang mga kabataan sa ating iglesia ay tunay na kayamanan. Tulad sa mga salitang ito, "Mula sa bukang liwayway ng umaga, ang iyong kabataan ay darating sa iyo na hamog ang kagaya." Hamog sa umaga. Kapag sumisikat ang araw sa umaga, ang malinaw na hamog sa bukang liwayway ay kumikinang na tulad ng hiya sa sikat ng araw. Sa mga araw ng iyong kabataan, dapat mong ialay sa Diyos ang iyong kabataan. Ngayon, dapat nating gamitin ang pagkakataong ibinigay sa atin para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Upang ang mga hindi paligtas ay mabilis na maligtas at ang mga naligtas mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan natin sa Sipanyas chapter 2, verse 1 at 2. Sipanyas chapter 2, verse 1 at 2. Sipanyas chapter 2, verse 1 at 2. "Sama-sama kayong pumarito at magtipon, o bansang walang kahihiyan. Bago ang utos ay lumabas, ang araw ay dadaang parang ipa. Bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang araw ng puot ng Panginoon. O bansang walang kahihiyan, anong uri ng tao ang walang kahihiyan sa bansang ito?" Ito yung mga taong namumuhay sa kasalanan, sa kasinungalingan, namumuhay ayon sa mga pagnanasa ng laman at hindi bumabalik sa Diyos. Sila yung mga tao na walang kahihiyan. Tingnan natin sa Sipanyas 1:6. "At yung mga tumalikod mula sa pagsunod sa Panginoon at ang mga hindi hinanap ang Panginoon ni sumangguni man sa Kanya." Sinabi ng Diyos, "Aking ihihiwalay ang mga tumalikod mula sa pagsunod sa Panginoon at ang mga hindi hinanap ang Panginoon ni sumangguni man sa Kanya." Sa gitna ng kasalanan, ang mararangal na nilalang na nilakha ng Diyos ayon sa larawan ng Diyos, sa gitna ng kasalanan ay namumuhay na parang mga hayop. "Sama-sama kayong pumarito at magtipon, bansang walang kahihiyan." Ibig sabihin ito ay bumalik kayo sa Diyos. Ano ang ibig sabihin ng bago ang utos ay lumabas? Nangangahulugan ito na bago ang oras na iniutos ng Diyos, bago dumating ang paghatol ng Diyos. Ang araw ay darating na parang ipa. Ang araw ay dadaan na parang ipa. Ano ang araw? Ito ay isang pagkakataon, isang panahon. Ang araw ay dadaang parang ipa, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang araw ng puot ng Panginoon. Nangangahulugan ito na dahil sa pagkakataon ng biyayang ibinigay ng Diyos,
ang pagkakataon para sa pagtanggap ng kaligtasan ay lilipas at ang araw ng paghuhukom ng Diyos ay darating. Kaya nga bago dumating ang panahong iyon, kailangan mong bumalik sa Diyos sa lalong madaling panahon. Maraming ganitong salita sa Biblia. Sinabi niya na kung ang makasalanan ay magbabalik sa Diyos, patatawarin sila. Ito ay ang panahon ng mahabang pagtitiis at paghihintay sa Diyos. Subalit, isang araw, ang lahat ay biglang matatapos. Ang ating buhay, individual, ay maaaring matapos. O sa kasaysayan, ang lahat ay magkaroon ng katapusan. Ang oras ay papalapit na sa ating paningin. Ang pagkakataon na ibinigay sa atin. Dapat tayong sumagot kapag tinawag tayo ng Diyos. Kapag tinawag na tayo ng Diyos, kailangan nating sumagot. Habang mayroon tayong pagkakataon na bumalik sa Diyos, dapat tayong bumalik sa Diyos. Sinabi ng Diyos na siya ay magpapatawad. Tingnan natin sa Kawikaan chapter 1. Kawikaan chapter 1, verse 24 hanggang 30. Kawikaan chapter 1, verse 24. Sapagkat ako'y tumawag at kayo ay tumanggi, iniunat ko ang aking kamay at walang nakinig. At dahil ang lahat kong payo ay winala ninyo ng saysay at ayaw ninyong tanggapin ang aking pagsaway, ako naman ay tatawa sa inyong kapahamakan. Ako'y manunuya kapag ang takot sa inyo ay dumating. Kapag ang takot ay dumating sa inyo na parang bagyo at ang inyong kapahamakan ay dumating na parang ipo-ipo. Kapag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayon, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong mabuti, ngunit hindi nila ako matatagpuan. Sapagkat kinamuhian nila ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw nila sa aking payo, hinamak nila ang lahat kong pagsaway. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, at kapag iniunat ng Diyos ang kanyang kamay ng awa, kailangan mong sunggaban ng mabilis ang kamay ng Diyos. Kapag iniunat ng Diyos yung mahabaging kamay, kailangan mo itong sunggaban kaagad. Iniunat ko ang aking kamay at wala nakinig, at dahil ang lahat kong payo ay winalan ninyo ng saysay. Sunod, ako naman ay tatawa sa inyong kapahamakan. Ako'y manunuya kapag ang takot sa inyo ay dumating. Kapag ang takot ay dumating sa inyo na parang bagyo, at ang inyong kapahamakan ay dumating na parang ipo-ipo. Kapag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako mabuti, ngunit hindi nila ako matatagpuan. Kapag tinawag ka ng Diyos, kailangan mong bumalik. At kapag iniunat ng Diyos ang kanyang kamay, kailangan ay mabilis mo itong sanggaban. Subalit kung palalampasin mo ang pagkakataon na iyon, kukutyain ka ng Diyos kapag humarap ka sa sakuna. Sa panahon na iyon, kung iiyak ka, hindi na siya makikinig. Palagi ba na mayroong pagkakataon para makakuha ng biyaya? Kaya kung titingnan ninyo sa Hebreo kapitulo 3, versikulo 7 at 8, kaya't gaya ng sinasabi ng Espiritu, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso, gaya ng sa paghihimagsik, gaya ng araw ng pagsubok sa ilang. Ibig sabihin na huwag mo dapat napatigasin ang iyong puso kapag tinatawag ka ng Diyos. Sa unang Pedro 3:20, habang inihahanda ni Noe ang daong, matiyagang naghintay ang Diyos at pinarusahan ng mga masuwayin sa pamamagitan ng tubig. Habang ipinapangaral ang ebanghelyo sa buong mundo, silang mga hindi naniwala ay masusunog sa katapusan. Alam niyo, matiyagang naghihintay ang Diyos. Sa ikalawang Pedro 3:8-9, subalit huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito mga minamahal. Ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Habang inihahanda niya ang daong, habang ang Diyos ay naghihintay ng matiyaga, sinabi ni Noe, pumasok kayo sa daong dahil hahatulan ng Diyos ang mundo. Ano yung sabi ng mga tao? Noe, nabaliw ka na ba mula nang maniwala ka sa Diyos? Sinasabi mo na hatulan ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. Oo, noong hinatulan ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig, sinarhan ng Diyos ang pintuan ng daong. Hindi na ito bubuksan.
At sa labas, habang kumakatok sila, buksan mo ang pinto, subalit huli na ang lahat. Tingnan natin sa Roma, chapter 2. Tingnan natin sa Roma, chapter 2. Bagong tipan, Roma, chapter 2, verse 4. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtatyaga, na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng poot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo tungo sa kaligtasan at tungo sa pagsisisi. Subalit hindi mo ito alam at hinahamak mo ang mga kayamanan ng kabutihan ng Diyos, pagpapatawad sa mga makasalanan at pagtitiis. Hinahamak ng mga tao ang kahabagan, biyaya at pag-ibig ng Diyos. Dahil ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Ito ay katigasan, pagmamatigas. Sinasabi ng iba, kapag sinabi kong hindi ako maniniwala kahit na kailan. Hindi ako maniniwala hanggang sa ako'y mapunta sa impyerno. Sinasabi nila na hindi sila magsisisi. Napakatigas nila. Ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Ngayon ay panahon ng biyaya, kung kailan maaari tayong maligtas. Para sa mga kasalanan, manumbalik. Sa Isaias 44:22, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Ayaw nilang manumbalik, sinasabi nila hindi kami babalik. Kapag ang panahon ng biyaya ay matapos, wala ng pag-ibig at habag mula sa Diyos. Ang mayroon na lamang ay walang hanggang awa at paghuhukom ng Diyos. Alam nyo, walang masihigit sa pag-ibig ng Diyos. At walang masihigit, higit na nakakatakot kaysa Diyos. Ngayon, sa Bible seminar na ito, sigurado na ang Panginoon ay kumikilos sa atin. At para sa summer retreat na sa taong ito, tayo ay taus-pusong nananalangin sa Diyos upang marami ang maligtas. Marahil, maraming tao sa ibang bansa ang pupunta sa Korea upang makinig ng Ebanghelyo. Ito ang pagkakataon. Pagkakataon natin na makapag-evangelize. Ang anihan ay malapit nang matapos. Tunay na napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon na magpadala ng mga manggagawa. Marami pa ang aanihin, subalit kakaunti ang manggagawa. Sinabi sa Kawikaan, Jis 5, isang pantas na anak siyang nagtitipon sa tag-araw. Ngunit siyang natutulog sa tagani ay nagdadala ng kahihiyan. Mga kapatid, ikaw ay naligtas. Subalit bakit ka natutulog sa mga huling panahon? Nananaginip ba ngayon? Gising na! Hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Dapat nating tulungan ang mga hindi paligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo gamit ang ating oras, pera, at sa lahat ng ating makakaya. Ang kaluluwa ng isang tao ay higit na mahalaga kaysa sandibutan. At kung ang kaluluwang iyon ay maligtas, ito'y magbibigay ng kagalakan at kaluwalhatian sa Diyos, alam ninyo? Ang Diyos ay magbibigay ng gantimpala sa atin. At wala tayong maraming pagkakataon na makapag-evangelize at sumunod sa Diyos. Wala tayong sapat na oras na makapangaral ng Ebanghelyo. Sumunod at mabuhay para sa Panginoon. Gawin natin ang ating makakaya sa pangangaral ng Ebanghelyo. Habang binibigyan pa tayo ng oras, dapat nating gawin ang ating makakaya ng buong puso, lakas at kalooban. At dapat lamang tayong mabuhay ayon sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Mula sa Mateo 6:33.
sinabi ng Panginoon na kung ipapangaral natin ang Ebanghelyo at magmamahalan tayo sa isa't isa at susunod sa Kanya, Kanyang idaragdag sa atin ang mga bagay na ating kailangan. Subalit, kahit sa mga ligtas na. Kahit sa mga ligtas na, mukhang napakaliit ng bilang ng mga tao na sumusunod at namumuhay para sa Panginoon. Ito ay sobrang nakakalungkot. Huwag natin itong gawin. Mga kapatid, gawin natin ang ating makakaya. Ito ay huling pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin. Wala na tayong sapat na pagkakataon. Sinasabi sa Apokalipsis 1:3, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Dapat tayong magbasa, makinig at sumunod. Wala na tayong sapat na oras na sumunod. At sinasabi sa Juan 9:4, kailangan nating gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi na wala ng taong makakagawa. Wala ng taong makakagawa. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya't kayo ay magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Ang huling oras ay malapit na. Hindi mo pa ba alam ito? Ngayon, nagpapatuloy ang North Korea sa pagpapalipad ng missiles at pagsasagawa ng mga nuclear tests. Ang huling oras ay malapit na. Hindi mo pa rin ba alam ito? Hindi niyo pa ba alam na ang pag-atake ng Russia sa Ukraine ay pasimula ng pag-atake ng Russia sa Israel sa bandang huli? Ang epidemya ay kumalat na sa buong mundo at marami ang namatay. Ngunit ngayon ay pansamantalang nahinto para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi mo pa rin ba nalalaman? Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Naririnig na natin ang kanyang mga yakap, yapak. Magkukunwari pa ba tayo na hindi natin alam? Ang oras na ibinigay sa atin ay hindi na sapat. Sa Jeremias 48:10, sumpain nawa siya na may kapabayaang ginagawa ang gawain ng Panginoon. Kung may kapabayaan gumagawa tayo sa Panginoon, bagaman hindi tayo mapupunta sa impyerno, gayon man, matatanggap natin ang malaking paratang sa harapan ng Diyos. Sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maaantala. Hindi ba natin pwedeng gawin ang ating makakaya upang ipangaral ang Ebanghelyo bago dumating ang Panginoon? At mamuhay ng matapang na tulad ng mga anak ng Diyos? Matatapos na ako sa ilang minuto. Dapat nating asamin ang araw na ito. Ang araw na tayo ay makatanggap ng papuri at kaluwalhatian sa paharapan ng Panginoon magpakailanman. Sa mundong ito, ang mga Kristiyano ay nabubuhay sa mga pagdurusa at sakripisyo. Subalit ang maingatan ng pananampalataya hanggang sa pagdating ng Panginoon at ang makilahok sa kaluwalhatian ang ninanais natin ng higit sa lahat. Ano pa ba ang hihilingin ng isang Kristiyano sa mundong ito? Meron pa ba? Sa katunayan, ayoko na talagang mabuhay dito sa mundo. 1,000, 10,000 o 1,000,000 ulit na mas mabuti ang magtungo na kaagad sa harapan ng Panginoon. Subalit, bakit ba tayo nabubuhay? Nabubuhay ako dahil mayroon pa akong gawain na kailangang gawin. Nabubuhay ba kayo dahil sa wala kayong ibang mapagpilian kundi ang mabuhay? Sagutin niyo po ako. Huwag nating hayaan na masayang ang huli nating pagkakataon. Marami pa tayong magagawa bago maubos ang pagkakataon. Pakiusap, tumulong at manalangin na marami ang maligtas sa panahong ito. Mas mabuti kung makapagdala kayo ng taong na-evangelize at kahit na wala kayong madala, kailangan mong pumunta, manalangin at lumahok. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Ama, salamat sa pagtawag at pagliligtas sa amin sa gitna ng maraming tao sa mundong ito sa huling panahon. Alam namin na kami ay hindi mga tao ng sanlibutan, kundi mga ibinukod, alang-alang sa kaharian at gawain ng Diyos. Alam namin na ipinagkatiwala sa amin ng Diyos ang Ebanghelyo upang ipangaral sa maraming kaluluwa na hindi paligtas. Alam namin na walang sino man
ang makakarinig ng ibanghelyo at maliligtas malibang kami ay mangaral. Panginoon, bigyan mo po kami ng karunungan at lakas upang maipangaral na may buong tapang ang ibanghelyo. At nawa kumilos ang Diyos sa Bible Seminar na magaganap bukas at sa lahat ng lugar na ipinapangaral ang ibanghelyo sa mundo. Upang maraming mga kaluluwa ang maligtas, at pakiusap, kayo po ay kumilos upang ang mga brothers and sisters na unang naligtas ay samantalahin ang pagkakataon upang makapagbigay ng kasiyahan at papuri sa Panginoon sa aming samasamang paggawa para sa banal na gawain ng Diyos. Aming ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay sa inyong makapangyarihang mga kamay. Idinadalangin po namin ang lahat ng mga bagay na ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.